Pareho lang ba ang virus at bacteria? Normal na tao ba mga scientists? Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change? Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensiya na Kayo! Ang agham para sa lahat. Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes at kwarta ng hapon. Ito po si classmate Mary. At ako naman po si classmate siya. Kami ay mula sa Kulay ng Agham. At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon planet Earth. Dahil siyensya namin. Siyensya ninyo. Siyensya nila. Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Naku, excited ka. Excited ka bumalik. Yan, bakit ako kasi absent ako last week. Nakitila ko sa inyo. Mm-hmm. Text ka nga ng text ko. Ano na text? Ay, congratulate mo natin yung mga nanalo ng Gawad Chancellor. Oo, may listahan tayo. Medyo madami-dami yun. So, syempre, proud kami na nanalo pong natanging guro. Ang ating dekano ng Kolehiyo ng Agham, si Dean Joy Balmaceda. At yay! May tiga-clap tayo. At nanalo din po ang taga-MASCOM. Syempre, family na taga-MASCOM, si Professor Ellie Gieb. Mm-hmm. At mula sa College of Home Economics, ang ating kaibigan natin to. Na si Al Gabriel. Alonzo. Hindi, Alonzo kaya pangalan, Gabriel ang kanya family name. Parang tayo Al Gabriel Alonzo ang pangalan niya. Lagi marami nagkakamali dyan. Akala nila family name ni kapatid ay Alonzo. Pero Gabriel po talaga. Oh. Naging teacher na rin natin dito. Mm. So meron din mga natatanging reps, natatanging... Oh. Na, kawani. Oo, tapos mananaliksik sa Filipino ang ating kaibigan si Bowman Guillermo. True, yay! Mm-hmm. So ito po yung parangal para sa mga taga-UP. Mm-hmm. Na mula sa estudyante, kawani, reps hanggang sa mga guro. Ah, at ang isang naalala kong natangin mag-aaralay si Neil Ferrer. Yung nagbenta sa iyo ng nagbenta sa akin ng membership ng ng Anytime Fitness. Na isa ring table tennis player. Oh. So pero ngayong hapon sino bang guest natin? Oh, yung teacher natin ng one of my favorites. True, mag-uusapan naman natin ang kanyang favorite na topic na creative writing in digital age. True. Kasi tayo nga naman ay talagang nasa digital age na. So ang ating pong teacher ngayong hapon ay siyempre mula po sa College of Arts and Letters. Arte at Literatura. Oh, ikaw, translate mo yan. Go. Yun na nga, Arte at Literatura. Nabubulol na literatura. At siya po ay natapos na kanyang PhD mula sa Australian National University. At ang kanyang pinag-aralan na yung Emergence of Southeast Asian Diaspora Writers in Australia mula 1972 hanggang 2007. 1972? Hindi naman 1972. 1972! Yan ang kalagay, oh. 1972, totoo yan. Hindi yung kanyang pag-aaral, kundi yung inaral niya. Yung inaral niya, natungkol doon sa emergence ng Southeast Asian Diaspora Writer sa Australia. So, kung natanong, ano ba yung diaspora na Oo nga, parang akala ko, parang sounds like brand siya ng isang sapatos pa, o hindi? Nakita mo na ba yan? Parang sayan siya, diaspora. Mm. At ito si teacher ngayong hapon ay talagang napakadami niya na-publish na libro. At marami na siyang awards. Oo, palangka winner ito. At syempre, kanyang isang katangi-tanging nilathala ba? Tama ba yon? Mm-hmm. Ay yung yung sa Beauty Queen. Oo, gustong-gusto natin basahin tungkol sa mga nanalong mga ng Miss Universe. So, pag gusto pa malaman kung sino nanalo sa Miss Universe sa taong ito, si teacher ang tanongin natin. Tanongin niyo po si teacher. Alam niya po lahat mula po sa umpisa ng competition na yon, ng beauty contest na yon. Kasi meron siya photographic memory. True. Lahat ng mga tao kilala niya. At lahat ng tao ay kilala siya. Siyempre kasi ilang beses na rin to si teacher nag-appear sa kwan, sa TV. Naalala ko, napanood ko yung episode. Naging siyang model ng Bear Brand. Naging guest siya ata sa Real Talk ng CNN Philippines. Naalala ko yung pinanood ko yung episode na yun ng Real Talk. Siyempre, hindi lang siya matalino. Mm-hmm. Pogi pa, malaaga mulak, di ba? Nako, welcome po natin ang ating teacher ngayong hapon. Siya po isang professor sa English, Creative Writing and Comparative Literature ng UP Diliman College of Arts and Letters. At siya po ngayon ang Assistant Vice
President for Public Affairs at ang Director ng Office of Alumni Relations ng UP System. So i-welcome po natin si Teacher Jose Wendell Capili. Magandang hapon, Teacher Wendell. Magandang hapon sa inyong lahat. At salamat sa pagbalik sa programa. Kasi pangatlong best ko na yun. Medyo every... Every 2 years. At laging bitin pag nag-uusapan natin. Kasi ang dami niyang kailangan pwede sabihin, di ba? Ang dami yung turo ni teacher sa atin. Kaya nga na-mention natin yung una, pinag-usapan natin yung ginawa niya, yung famous book niya about sa mga beauty queens. True. Mabuhay to beauty. Mabuhay to beauty. Mabuhay to beauty. Ano ba ang summary ng librong Mabuhay basically, to Beauty? Basically, ang mga Filipinos obsessed sa pageants kasi in-adapt natin yung foreign concept ng beauty queen at dinadambana natin sila bilang role models. Hindi gaya sa ibang bansa na they become movie stars lang or porn stars. Wala namang masama doon kung yun ang profession nila. Pero sa atin, nagiging ministro sila ng isang deep government agency or sila ay nagiging nakakilala sila bilang premiadong actress gaya ni Gloria Diaz, head ng Ballet Philippines si Margie Moran. Yung mga beauty queen sa Pilipinas, many of them become highly respected. Pero sa ibang bansa, hindi ganun ka-respetado sila. Mm-hmm. So, meron ba kayong theory kung bakit ganun? Marami akong... Kasi Amerikano nag-introduce yan dito noong 1900s. Nagkaroon tayo ng Philippine Carnival to promote yung trade and development sa Pilipinas. Tapos biglang, ang nangyari, ginawa ng mga Pilipino, merong dalawang klase ng queen. Merong Occidental at Oriental queen. Yung Occidental American, yung Oriental Filipino. Tapos later on, pinaltan yung name ng Oriental Queen na wala yung Occidental Queen. Naging Miss Philippines siya na originally nagbebenta ng mga balota. Tapos later on, panel of judges na. Yung paramihan ba ng boto din dati? Nung araw. Pero yung Miss Philippines later on, marami sa kanila graduate ng UP. At kaya nagkaroon ng precedent na role models ang mga beauty queens. Isa dyan si Paz Marquez Benitez na asawa ni Francisco Benitez kung saan pinapangalan natin yung Francisco Benitez Hall at saka yung dorm sa tabi ng Funasher Hall. So, Miss Philippines siya of 1912. Class valedictorian siya sa College of Education. Siya ang nagsulat ng kauna-unahang short story na buong-buo at Pilipino sa Pilipinas sa wikang Ingles, ang Dead Stars. Siya rin ang founder, co-founder ng Philippine Women's University, co-founder din siya ng St. John's Academy sa San Juan, at siya rin ang founder ng Philippine Journal of Education na hanggang ngayon ay isa pa rin kinikilala na journal sa larangan ng edukasyon. So yun ang nagiging role ng mga ating mga beauty queens sa Pilipinas. Sa Pilipinas, they engage with... Hindi lang parang nag-end up katapos ng kanilang pagkapanalo at ng kanilang hindi lahat nagiging trophy wife. Oo. Hindi lahat nagiging model lang sa or hindi lahat nagsha-showbiz. Merong nagiging celebrities pero ginagamit nila yung kanilang pagiging celebrity para mas maging makabuluhan yung meron silang kausa. Kasi mataas yung style meron, nila sa karamihan. Ating lipunan. Halimbawa, ang dami from 1900 si halimbawa from 1930s Conchitina Sunico, siya ang nag-revive ng Metropolitan Theater noong 1970s and 1980s. Si Pasita de los Reyes, isa siyang bantog na abogado. Si Clarita Tan Kiang, graduate ng College of Music. Ito yung pre-war. Yung mga post-war, madami magagaling. Si Chancellor Gigi Alfonso ng UP Open University at Emeritus Professor ng College of Mass Communication. Siya ay finalist sa Binibining Pilipinas 1972 at Miss Talent. Tapos siya rin ang tinuturo ko siya sa creative writing and popular culture class ko as the country's first VJ. Kasi meron tayong, dati sa Channel 2, instead of VJ, ang tawag sa kanila noon ay ABS-CBN Promo Girls. Ang role nila, ini-introduce nila yung mga show na before. We're going to start and the next show is Tawag ng Tanghalan, etc., etc. Si Ma'am Gigi was the very first one selected by ABS-CBN. Wow. So sa history ng popular culture, siya ang kauna-unahang VJ bago pa nagkaroon ng konsepto ng VJ totoong or DJ. VJ na ngayon na nasa TV. Ganun. Tapos, siya rin ang
top 3 siya sa Lantern Parade Queen of 1972. Sa UP. Hmm. Sa UP. Si Agnes Arellano ang kasama niyang co-winner, tsaka si Susie Laurel. Si Susie Laurel wore a Pitoy Moreno. Agnes Arellano also wore a Pitoy Moreno. Si Ma'am Gigi, tinahi lang ng nanay niya yung suot niya. At nanalo at nag-top 3 pero siya. Pero siya ay nag-found ng Film and Audiovisual Communication Program ng UP. At siya rin ay ang longest serving chancellor ng Open University. Mm-hmm. At isa siya sa haligi ng manunuri ng pelikulang Pilipino na ini-invite niya tayo sa Kia Theater daw sa June ang 2016 Urian Awards. Mm-hmm. Kung sa saan laging nasa red carpet si Teacher Mary. Nag-red carpet tayo kasama si classmate Chacha. May picture kayong dalawa with Piolo and ano. Siyempre, si mga ano na kami. Temple Rock ko naalala. Sinaalala ko picture natin. Nora Aunor. Mayroon si akong picture dyan. Hindi, parang ano po ito nga ni teacher natin ay parang yung beauty contest ang na-attract na sa Pilipinas, hindi lang yung pagkay maganda. Kailangan matalino. Matalino. Diba? Halimbawa, at talagang sabi nga ni teacher, dapat may cause ka na. Dahil sa librong yan, lagi ako naiimbita mag-judge ng mga contest sa probinsya tuwing weekend. Hindi naman nagko-conflict sa classic at sa mga trabaho. Laging ang bilin ko kung mag-hold kayo ng contest, gawin yung Sabado ng gabi para hindi pero ako... Pero paano ka mag-judge ng ano? Kasi ang pinaglalaban ko lagi, in-orient ko yung ibang judges, kailangan we need somebody na role model, yung merong personality na mailalatag yung mga issue na mahalaga doon sa lipunan nila para hindi lang sila maganda ang mukha. Dapat kasi kung maganda yung mukha, maraming magaganda. Pero kailangan may lalim yung ganda. So you need somebody who can talk the talk. Halimbawa, April 30, nag-judge ako ng Limgas na Pangasinan, yung Miss Pangasinan. Mm. Isa sa mga, yung second runner-up nila na nasa top 3 ko talaga from the start, 6'3". Education graduate, nagtitake ng board exams later this year. 6'3", half Liberian, half OFW yung nanay sa Lebanon. Mm-hmm. Tapos, medyo lower middle class yung family. Tumutulong siya, parang breadwinner na family. Mm-hmm. I ask her a question. Sabi ko, how do you handle discrimination because of your skin color? Sabi niya, sir, I will not even talk to them. I would rather help my community and make more people happy. Simple lang yung sagot, pero tapos wow, tapos dark ba siya? Oo, parang yung Miss Trinidad and Tobago before nanalo. Ganun, tall. In fact, may mga co-judges ko yung mga nag-train kay mga UP alumni na behind the Aces and Queens, yung nag-train kay Pia Wurtzbach. Mga former students ko sila eh. Jonas. Yung best friend ni Jonas, si Nad Bronce, attorney Nad Bronce na faculty sa NCPAG. Yung in-charge sa kanyang Q&A. Oo, Q&A. At isa siyang head ng finance office ng speakers sa House of Representatives kay Speaker Belmonte. Pero kinuha nila yung girl tapos ititrain na nila for 2 years bago siya isabang sa binibining Pilipinas. Oo. Na ano talaga, pero ang galing-galing niya kasi dami niya mga projects sa community, nagtuturo siya sa mga bata na hindi nakapasok dahil malalayo yung baryo. Pero sa inyong bang mga ganito nagkayo ay nag-judge, nakuha ba kayo ng inspirasyon din para sa mga future na isusulat niyo? Oo, may mga kasi aksidente lang yung Mabuhay to Beauty, may mga blogs before. Gumagamit ako ng pen name. Tapos na-meet ko yung mga iba-ibang members ng blog. Tapos it turned out most of them are from UP. Or yung iba galing UST, may Ateneo. So tapos si Tony Hidalgo na namayapa na UP alumnos, meron siyang publishing house, Mil Flores. Nag-decide siya na stage yung, gawing libro yon. Hindi ko inaasahan kasi busy ako noon dahil tinatayo yung Cal building. Hindi ko na siya, binigay ko lang yung manuscript, siya na yung nag-copy edit. Biglang nung lumabas, nag-third printing siya. Na hanggang ngayon, halimbawa, nagsasalita ako sa mga graduation sa probinsya, baka sa Mindanao, hindi na nilalagay na welcome Professor Wendell Capili, Professor Assistant Vice President of UP. Ang nakalagay, Professor Wendell Capili, author of Mabuhay to Beauty. So General so, Santos. Ito. No, parang tapos, because of that book, na-interview ako ng CNN here tsaka overseas, BBC, CCTV sa China, El País yung newspaper sa Spain, yung SBS sa Australia, yung Channel News Asia sa Singapore. Ibang bansa?
oo, pumupunta dito para interviewin ako about yung phenomenon ng mga Filipinos na obsessed sa beauty pageant. So, hindi ko alam kung bakit puro lahat sila pupunta sa akin. But I appreciate the fact na napapanood ako ng mga kaibigan ko sa ibang bansa. Pero hindi bansa. Pa siya, ano, kunyari, Venezuela. Diba? We're challenging Venezuela now. We've always been, we never run out talaga of beautiful girls. Pero we never had the beauty camps na yung isa galing kina Jonas Scaffold, yung Aces and Queens, yung kay Roger Flores, kaganda ang Flores, tas meron pang John de la Vega. And then yung a new generation of designers, makeup artists na determinado mag-train bago pa sila isali sa contest. Kaya mas polished na sila, hindi gaya dati na maganda ka lang, pasok ka na, okay ka na. Ngayon, it takes 2 to 5 years bago ka isali. What the hell? Training. So, may science doon, may siyensya doon sa pagtitrain. Hindi lang to paglalakad, pati yung pagsagot sa question, yung lahat, confidently ano? Beautiful with the heart. Si Jonas at saka si Nada nagturo kung paano i-phrase yung mga questions. Kasi pati yung paglalakad, pati yung i-conserve mo yung energy mo, kasi si Pia Wurzbach, ang turo nila, huwag ka masyadong machika sa mga contestants. Basta focus ka lang dun sa events na dapat ka umattend. Tapos, i-conserve mo lahat ng lakas mo dun sa preliminary night at saka dun sa finals. May ganon. Kasi kung hindi, pagod ka na, hindi ka nabigay na energy by finals. So, hindi mo sila mukhang suplada pag ganon. Hindi naman suplada. You make friends but don't spend too much time yung idling around. Parang masyado ka na lang puro chika-chika, beso-beso with everyone. Dapat, you say hello to everybody, you're nice to everyone, pero kailangan matulog ka agad as much as you can. Take plenty of naps. Kasi, hindi tayo pwede sa ganyan, teacher. Late tayo matulog. Pero nanalo ka mutyan yung Kapampangan, di ba? Ako baka maniwala sila sa atin. So, ngayon, meron tayong mga training school sa beauty, sa mga beauty queen. Yes. Pag at talagang tinitrain sila. Pati yung paglalakad may precision. Iba yung lakad nila pag swimsuit, at iba yung lakad nila sa evening. At saka may distinction gown. Ata, diba? Si even yung nagulat ako yung sa Pangasinan, level ng quality. Sometimes even better than national contests. Ganon? Oo, kasi meron mga smaller beauty camps sa regions na inaalagaan na nila yung mga girls. Tapos pinapupunta nila sa UP Baguio para mag-training sa question and answer. Tapos, may taga-train ba tayo doon sa UP Baguio? Meron daw. Nagsisimula yata sa Chancellor mismo, si Chancellor R.R. Rubilio. Siya yung laging inimbita mag-judge. Ay, invite na rin siya na maging judge. Oo, siya. Tapos siya yung pinupuntahan daw nung nagbibigay siya ng seminars dun sa mga contestants, Miss Baguio, Miss La Union, parang ang tinuturo ni Chancellor yung hindi masama yung ganyang contest pero dapat meron kang focus at direction at kausa na hindi lang tumulong sa sarili mo kundi sa iyong pamilya at iyong komunidad. Importante na yung lipunan. Meron kang thrust na ginagamit mo ito upang mas makatulong ka at maka-reach out sa mas maraming tao. So parang if you are a pretty face, you can only go so far. Pero pag nanalo ka ng ganyang contest, hindi siya magiging exploitative kung ginagamit mo siya para ilatag yung kausang mahalaga. Gaya yung ginagawa ni Pia Wurzbach, yun, cancer and AIDS, HIV awareness, anti-bullying, very, very firm. So, isipin mo kung saan siya ngayon nagta-travel all over the world and some of the biggest events, even Super Bowl and all the major entertainment shows sa America, from Entertainment Tonight to Inside Edition, ta Super Bowl, siya, nag-co-host siya. It never happened before. And then her social networking, yung Instagram niya sa umabot na ng lagpas 2 million, yung personal, yung Miss Universe is probably about 1.6, 1.8 million. Wow. So ano to? Anong dahilan? Dahil talagang totoo yung cost niya. Una, maraming Pilipinang sumusuporta. But pangalawa, hindi naman lahat Pilipino yon na nakita nila na may lalim yung ganda. Hindi lang talagang beauty queen na hindi ka pwedeng maganda lang mukha. Pero dapat meron, kasi yung mga Latinas, ang ganda nila eh, galgaling pumorma. Pero I think that the reason why pumasok siya all the way to the finals, up all the way to the crown, kasi ang hinahanap ng bagong owners, IMG, after they bought it from Donald Trump, naghahanap sila ng spokesperson. It's a job na
kailangan may relevance ka na ginagawa sa may pinipili ka na mga kausa para magkaroon ng meaning yung title. Otherwise, beauty pageants are dime a dozen these days. Kung hindi mo siya gagamitin sa isang mas makabuluhang paraan, magmumukha ng exploitation lang yan or so, modification. So, evolve talaga ang beauty contest sa especially atin. Yung Miss Universe ngayon under IMG. Sa Philippines, nagkaroon ng may mga sleazy contest din siguro sa mga probinsya tsaka even in some parts of Manila. So, dapat alam mo kung ano yung dapat mong sasalihan yung may reputation. Meron bang mga supra yung mga ganyan? Okay, kasi marami na eh. Masyado madami na parang merong supra, Miss Supra National. Parang ngayon matatag pa rin yung Miss Universe. Kasi so, buhay pa rin yung tatlong talagang main like Miss Universe, Miss World, saka Miss International. Yun yung main. Tapos lately, Miss Earth is coming in. Kasi Miss Earth, because of their environmental platform, nauna sila doon. So, may mga UP people involved in all those contests actually. Ah, mga galing sa dito sa so, talaga mga taga UP ay medyo amazed tayo sa beauty. Yung mga designers na lumabas doon sa Binibining Pilipinas, si Joel Acebuche, siya yung nagde-design ng damit ni Pia Ontiveros. Pero siya rin nag-design ng ibang damit ni Maxine Medina, ni Pia Wurtzbach, UP graduate at co-founder ng UP Babaylan. Advisors, mga estudyante ko sila noon, nila barkada nila Percy Sendanya. Ang dami mga naging estudyante, teacher. Mga students ko. I've been here for 28 years. So first year of teaching ko, I had Alan Cayetano, Gilbert Rimula, Tintin Bersola, Karen Davila, Eraserheads, si Buddy Zabala, Eugene Domingo, the congressman now mayor, Marcy Chodoro of Marikina. Puro sikat mga estudyante niyo. Hindi naman gaano, ano? O, meron Manjo Loquias, Nerissa Masangkay. Mga taga-math. Taga-math naman ito. Sa ibang units ng science teachers, sino mga naging estudyante niyo? Madami. Sa physics. Well, sa physics. Hindi yun lang po siguro naging estudyante. Sa si Amy Martinez tsaka si Isadora Yu sa chemistry. Ng mga taga-chem. At si Amy ba yung sumali din ng Binibining Pilipinas, di ba? Na actually controversial yun kasi they realized somebody tampered with the results para wag siya makapasok. Yeah, somebody tampered para yung pamangkin niya makapasok doon. Tapos yung organizers, Finire yung nag-tamper. Mm. And the next year, they wanted her. Pero ayaw na niya. Ayaw niya kasi tatapusin na niya yung, magde-defend na siya ng thesis. Yung defense and thesis niya magko-coincide sa coronation night. Pinili niya ang MS thesis niya sa chemistry kasi she already got a scholarship to Houston University. Paalis na siya for PhD. And then after Houston, she eventually went to Northwestern for her postdoc. Mm-mm. And now she's doing very well. Umuwi sa Pilipinas. At ang lilingkod ulit sa bayan, nasa Institute of Chemistry. Gaya ni Ma'am Gigi. So, marami talaga mga ano. Yeah, like, hindi sila nanalo. Like, si Ma'am Gigi, she was a finalist. But they made meaningful turns after the experience with the contest. Kaya nung kagaya mo nung nanalo ka sa Mutianin Kapampan. Ginamit ko yun para ako ay tayo ka ng foundation. Oo, foundation diba, day, di ba? Lahat ng students at faculty na walang makain, kumakatok sa bahay ni Teacher Mary. May pakain lang. Pati po mga pusa, pinapakain ko din. Oo, may pusa, inalagaan si Classmate Mary. So, di ba excited ka itong mga beauty contest na ito? Kaya nga, nakasulat ng libro si teacher. Pero aksidente lang talaga yung libro. Tapos, nagulat ako na si Peter, si Professor Jean Segara Naver na galing UP Los Baños, nagpi-PhD sila nun sa National University of Singapore. Pagpasok nila sa library one day, yung Mabuhay to Beauty nandun sa entrance ng library, Book of the Month. Wow! February 2012 yata, ganun, 2013. Nagulat sila kasi imagine mo more than 5 years after the book was launched. Ginawa siyang Book of the Month ng NUS. Nawiyaduhan siguro sila sa libro. So, kahit mabuhay ang title niya kasi it's Filipino word. Mm-mm. Pero na-appreciate siya ng iba. Parang kasi naaaliw yung mga tao sa popular culture content niya. Tapos it was light. It was meant to be written for blogs eh. Hindi ko in-expect kasi ang dami kong ginagawang serious. I've written books on migration, migrant writers from Australia, Japan, and migrant Filipinos in America. I've written poetry books. I've written critical essays, mga books on mga book reviews, and play and theater reviews. Na okay lang, it gives me awards, but it never gave me yung accessibility sa masa, sa ordinaryong tao at sa mas nakararami. Parang ang ginawa ko na lang, sige, kung dyan ako dinadala, edi tanggapin ko.
Sana meron pa kayo sumunod na ganyan. Mabuhay to Beauty 2. Baka may parts of it na may dalawa kong libro na sinusulat. Yung isa kong libro, yung tungkol nga sa mga Southeast Asian in Australia, ilo-launch sa Biyernes sa UP Press. Sa Biyernes. Open to the public, imbitado kayo. Maraming pagkain, sabi ni Professor Neil Garcia, sa Balay Kalinaw, alas 5. Pagkatapos ng show na ito, takbo doon kumain. Okay. Sa next Friday po yan. Ano? Next Friday. Okay. Mag-break muna daw tayo. Mag-break muna tayo. Babalikan natin si Teacher Wendell Mayami at mag-uusapan na natin yung sinasabi niya. Digital. Creative writing in the digital age. Ano? At saka may... Pareho lang ba ang virus at bacteria? Normal na tao ba ang mga scientists? Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change? Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensiya na Kayo! Ang agham para sa lahat. Babalik po kami sa programang Siyensiya na Kayo. Ito si Classmate Mary. At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Teacher Wendell Capili ng galing ng College of Arts and Letters. Ano? Kaya na pinag-uusap. Pinagpitagang Professor Wendell Capili. True! Na marami na naging estudyante na ngayon ay mga kwana. Very sikat na sa Pilipinas. Ano? So, kanina pinag-uusapan natin yung kanyang bestseller. Na aksidente lang pala yun. Tapos biglang sumikat at kahit sa Mabuhay to labas, Beauty. Labas ng bansa, binabasa rin siya. So, pero ang kwan niya ngayon is yung kwan. Nagtuturo siya sa ano, diba, sa ating Science, Technology, and Society na subject ng Creative Writing in the Digital Age. Kasi nga, as a writer, may effect ba itong mga pagbabago sa ating technological advances? Oo. Ang nangyari kasi nung araw, pag ikaw ay depressed, sulat ka lang, rage and outrage, yun na yung tula mo o yung kwento mo. With the intervention of technology, hindi pwedeng angst ka na lang ng angst. Kasi may mga ginagamit ka ng mga pwedeng social, political, historical circumstances or data, kailangan i-verify mo siya kung tama ba yon. Kasi dati, pag sinabi sa poem, in Xanadu did Kublai Khan, yung concept ng Xanadu, hindi naman siya yung Kublai Khan, hindi yung panahon nung ni Genghis Khan. Imbe-evento lang yung concept na I was in Antarctica pero hindi accurate yung depiction. Puro imaginary lang. Ngayon, kailangan may verification. Exacto. Tapos, dahil gumagamit ka, halimbawa, ng social networking sites, halimbawa, may Facebook, may Twitter, may Instagram, open yan to criticism. At saka ang maganda sa digital age, dati ang mga writers, nagsisimula ka sa mga professors o mga editors na dinidiscover ka sa mga writers workshop, ini-encourage ka sumali sa palangka. May pattern na nagsisimula sa school paper, tapos national writers workshop, tapos yung mga national awards gaya ng palangka, ganyan. Ngayon, kung wala kang connection, because of the digital age, you can create communities of writers na walang connect. Lalo na yung sa malalayong regions. May mga bagong technology tulad ng Wattpad. Ano may Wattpad na yun? Oo. Ang Wattpad ay isang application kung saan yung mga taong gusto magsulat, nilalabas nila yung nagiging community siya ng mga manunulat na in many ways, they fall outside the literary mainstream. Hindi sila... some of them are not from UP at Ateneo Lasal. May nagkikritik sila nagkikritik. Tapos, syempre, yung mga galing sa academe, kinikriticize nila na mababa naman ang quality niya, etc., etc. Ang take ko dyan is because of technology, it allows people to read more. Mm-hmm. And that's why what we need to do as academics is to help them, to instruct them. So, halimbawa, yung TV5, kinontak ako para i-train yung sumusulat sa Wattpad Presents. Tinanggap ko yung challenge. Many of them hindi nakapag-aral ng kolehiyo or galing sa mga malalayong lugar na pero gusto nilang magsulat. Gusto nilang magsulat. Pero ano kanilang sinusulat? Pilipino or English? Pilipino tsaka English tsaka Taglish. Hindi pa bago pa yung technology. So para sa akin yung aesthetics niya, madidevelop pa yan in time. Tapos meron din yung performance poetry na inimbento ni Vim Nadera na sa Pilipinas, ginagawa yun sa buong mundo, may slam poetry. Pero ang ginagawa ni Vim... Ano po yung slam poetry? Parang yung, di ba, yung poetry of performance na
na sa maikling panahon, pinaperform mo yung isang work na ginawa mo, pero it challenges yung aesthetics ng performance tsaka yung aesthetics ng panitikan. Mm-hmm. Ang ginawa ni Vim, chinalan siya yun, nag-emerge na panibagong aesthetics sa performance poetry. Hindi so, pwedeng, magkaiba yun? Magkaiba yung performance? Iba yung traditional na panitikan. Wag mo gagamitin ang traditional na panitikan para ma-evaluate yung performance writing kasi yung performance at iba yung pagsusulat, yung panitikan. So what is happening in the digital age, nagkakaroon ng mga new forms kasi lalo sa mga millennials hindi na ina-address yung mga ordinaryo mga sinusulat natin ngayon. Karamihan dyan, o yung mga pinag-aaralan natin sa ating mga English or Filipino literature classes, minsan ay hindi na nakaka-connect dun sa mga ordinaryong mamamayan. Kaya kailangan, ang challenge sa mga manulat, mag-create ng mga pieces of writing na mas magiging accessible sa nakararami. Yung mga blogs po, anong take nyo doon? Yung blogs sa akin, of course, many of them, mga personal interests, personal feelings about certain issues. Okay lang sa akin na marami nagsusulat ng blogs. Some of them, out of these, as you get older, hindi naman lahat yan magsusulat ng blog habang buhay kasi magiging busy sila. Pero yung mga seryoso will go on and some blog writers eventually become award-winning writers like si Vlad Gonzalez sa Filipino Department. So, yung libro niyang, una niyang libro na kumita ng malaki, isang napaka-laking kaastigan, nagsimula yun sa series of blogs. Ah, parang marami ng gano'n, no? Na from the blogs, naging sila, libro. Tapos ginagawang libro. Oo. So, ibig sabihin, ang technology nag-intervene, hindi na pwede yung traditional na aesthetics ng panitikan nyo. Halimbawa, how lines are cut, what specific words, when wala close reading of the text. Rules, may rules, pero hindi siya stricto. May konteksto ang rules, depende sa, halimbawa, pag-performance, hindi pwedeng masyadong sophisticated yung ginagamit mo na words, hindi ka naman maintindihan ng audience saban pina-perform yung tula o yung kwento. Dapat nakikinig si sino? Classmate Y. Bakit? Yung mga sabi ni Teacher Wendell, dapat daw hindi yung mga sophisticated na mga words na kailangan sa Europe nag-enjoy. kailangan mong maintindihan ng nagbabasa. Ang pagsusulat, lalo nagsusulat ako nung dissertation ko sa Australia tsaka nung yung MPhil ko sa Cambridge. Yung first draft ko dahil galing ako sa UP, sa humanities may penchant yung mga ating mga guro na gumamit ng jargon. Highfalutin words. Thinking that it's cool. Ang sabi sa akin ng mga teachers ko, hindi ganyan kasi para kang parrot, minimimic mo lang itong, pinademonstrate mo lang na nabasa mo siya lahat at alam mo yung mga catchphrases. So, ano pong gusto nyo gawin ko? Create your own jargon. Pag nagsusulat ka, dapat yung sarili mong style, yung sarili mong personality ang nilalabas mo. And eventually, there will be people who will appreciate that voice. Hindi ka naman writer para sa lahat ng tao. Meron kang writer for a specific audience. Kung consistent ka na lang, ikaw. Tignan mo si June Cruz Reyes, diba? Yung kanyang mga... Yung simple lang. Simple lang. Street language yung kanyang sinusulat. Mm-hmm. Oo, ganun. Iba yung pagsusulat ko pag nagsusulat ako for halimbawa mga liwayway, yung mga dati yung Diario Filipino o yung sa sentro ng wikang Filipino. Ang audience ko ay para sa CDE market. Pag nagsusulat ako for academics in English, ay na-address ko yung international academic audience. Pag nagsusulat ako sa mga mainstream papers like Inquirer, Chronicle before, ganyan, yung general reading audiences. Pero dapat alam mo kung para kanino ka nagsusulat. Hindi yung nagsusulat ka na wala kang imagined audience in mind. At alam mo kung saan mo siya nilalabas. Pag nagsasalita ako sa television, hindi ako nagmumukhang puro jargon na nagsasalita. Na walang, kailangan pinipilit mo intindihan. Iniisip ko lagi na hindi lahat ng Pilipino nakakapasok sa UP. Isipin mo yung viewers talaga. Yung viewers, yung tinuturo ko sa classroom, tinatranslate ko sa television o sa radyo. Tapos para mas maintindihan ito ng mas nakararaming tao. Yung hindi nakakapasok sa universidad, nabibigyan mo ng a glimpse of what you teach them inside your classroom. So, alam mo, tinuturo yun sa classroom, parang mahirap bata magturo ng pagsusulat. Mahirap magturo kasi minsan yung iba mga co-faculty ko sabi,
pag wala kayong talent, tiyan kayo kay Capili kasi kahit walang talent, binibigyan niya ng talent. Tapos yung mga hindi, yung, pero eventually... Tama ba yun? Pwede naman yun, di ba? Hindi ko sinasabi na lahat sila magiging Palangka Award-winning writers. Yung mga sinasabi nilang hindi magaling na writers, nasan sila ngayon? Hindi ko na muna sabihin yung names. Some of them became award-winning advertising executives. Mm. Some of them became PRs, PR of, officials of big companies. Some of them naging stayed at home, pero they teach their kids what books to read. Some of them become publishers. Some of them work for TV and radio. Maraming purpose ang creative writing. Hindi lang yan yung para mangolekta ng mga literary awards. Mm. What it actually does is to create a group of people who understand yung creative process ng writing to select the books that should be read, movies that you need to watch, yung concept kung ano yung maganda, it in-expose mo sa iba't ibang klaseng ganda para pag pumunta sila sa kanilang mga profession, meron silang acquired taste na pwede sila mag-benchmark with the world's best. Palimbawa, kung hindi ako tinuruan ni Professor Pritchie Legasto nung mga, kung sino yung mga dapat basahin ng mga kritiko, nung ako yung nag-aral sa ibang bansa, eh hindi ako nawala kasi alam ko yung wika nila, alam ko yung language nila. Mm-hmm. So, dapat ang isang manunulat, may responsibilidad siya na tapos na yung era nung yung ivory tower writers. Ang manunulat dapat, at ang mga scholar, at ang mga manunulat dapat, accessible sila sa nakararami. Ayun ang sabi sa akin naman ni National Artist Bienvenido Lumbera. Naghihirap na nga yung mga tao, magsusulat ka pa ng scholarly paper o tula na baka lalo mas stroke yung magbabasa. So dapat sumulat ka ng mga bagay na mas makakaintindi sa nakararami. At yun ang ginagawa ng social media. Pag in the digital age, pag hindi maganda yung, pag hindi ka naintindihan ng mga tao, walang magbabasa ng blog mo. Mm. Yung kay Vlad, dami nagbasa eh. Kasi tumbok niya. Tumbok niya, alam niya kung ano yung... Nakiliti niya ang mga tayo nagbabasa. May audience siya na gano'n. Mm-hmm. Bawa, yung, hindi natin alam kung sino si Bob Ong, pero bumibenta yung mga libro niya. Hindi niyo ba alam kung sino si Bob Ong? Hindi officially alam ng taong bayan kung sino si Bob Ong. Hindi yun talaga pangalan pero niya. Pero among writers po, kilala niyo po si... May mga chismis kung sino si Bob Ong. It can be 2, 3, or 4 people from Cal or maybe it's a group of people. Pero walang umaamin kung sino si Bob Ong. Ay, ganun ba? Secret siya si Bob Ong? Hindi mo alam kung sino siya. Wala nakakilala sa kanya. Ako magandang hanapin. Maganda yun. Gusto ko nananawagan po kami kung sino man si Bob Ong. Yan, ganun. Mag-guess kayo dito at dami papakala kung sino kayo. Radyo lang po ito. Pero yun nga, naging maganda ang digital age. Na-democratize ang pagsusulat. Dati kailangan may sikat na editor, sikat na writer bago ka mabasa at ma-endorse sa mga pub. Ngayon, kung hindi ka mapublish sa mga dyaryo at saka sa magazine at journal, edi gamitin mo yung teknolohiya, mag-create ka ng community mo. At maraming makakabasa nito. Marami. At in the end, yun naman talaga ang objective ng writing, di ba? To each his own, to each his own. Parang hindi naman lahat, ang audience ay si Neil Garcia o si Kaibigang Y, di ba? May crowd sila. Pero ang nakararami, gusto nila yung nagsusulat sila na hindi sila nasa-stress. At mas may panibagong insight sila sa buhay na tutumbok tuwing nababasa nila itong particular blog. So, importante yan na may learning about life. Ang rule, pag tinuturo ko to sa STS, sinasabi ko, writing is really the right words in the right place. At ang basic rule, less is more. Use less words but mean more. And use simple words. Don't use complicated words. Kasi yung complicated words, hindi siya nakakatulong para mas mai-advance ang sibilisasyon. Ang mas challenging gumawa yung simple words tapos may epekto sa tao. Halimbawa, some of the greatest songs, halimbawa sa OPM, hindi naman, halimbawa, kaibigan ko si yung singer na si Joey Albert, nagulat daw siya na ang biggest hit niya, Tell Me, I Remember the Boy. Siya complicated na simple lang ang melody, simple lang ang lyrics ni Jose Marichan for I Remember the Boy. Tapos yung Tell Me, parang 20 taon na kumanta niyan. Pero ni-record niya yun, 1982, 1983. It's 2016, sikat pa rin yung song. Naka-survive ng tatlong cancer si Joey, but the song,
is still very popular at may mga shows pa rin siya pabalik-balik, sold out. Kasi simple yung lyrics, simple yung melody. Dapat sa pagsusulat ganun din. Dapat simple lang talaga. Oo, napaka dapat simple. Huwag nang arte-artehan. Kahit in fact yung sa dissertation ko na magiging libro nga sa Friday, yung comments ng external reviewers, kasi sa Australia may internal tsaka may external reviewers. Yung external reviewers, ang comment nila rare daw yung, kasi ang reminder ni Itay Bien, pag nagsulat ako noong 1990 UP Writers Workshop, itigil mo na yung mga jargon-jargon na yan. Magsulat ka na ng napakapayak. So, pati yung sa dissertation, naalala ko yun, na-challenge ako na magsulat ng walang jargon. Parang non-fiction lang siya yung dating. Tapos, yun yung pinuri nung external reviewers na hindi alam ko sino ako. Dahil rare daw sa isang doctoral dissertation sa humanities ang walang jargon. At napatunayan ko na kahit payak yung mga salitang ginamit at madali intindihin, ang isang complex idea ay madaling itahakin yung landas at ipahiwatig ng buong buo sa mga mambabasa. Kasi nga naman, pag nagbabasa ka, ayaw mo naman dumudugo ilong mo habang nagbabasa ka. At saka mahirap na magbasa ngayon kasi ba't ka magbabasa kung meron namang cellphone, may mga applications, maraming phone applications para pagandahin ka. Mas maganda na yata mag-ayos ng phone applications para maganda yung picture mo kaysa magbasa. May mga telephone, may mga videos, maraming mga cable television na ngayon. So, you have to make it worthwhile for the reader to read. Hindi pwedeng nandun ka sa itaas na kayo lang ang nag-uusap. Paano po yung mga classic, tingin nyo? Yung mga classic ang novels? Ang mga classic for me, importante yan kasi yan yung nagpo-provide ng base. Dapat, bigyan ng choice yung mga, ituro yung classics, pero ituro din yung mga recent classics o yung mga classics in the making. And then, yung students will decide kung ano yung boses na gusto nila i-model yung sarili nila. So, mga classic ba? Classic pa din ngayon? Para sa akin, may mga classics na classic pa rin at may mga classic na hindi na nagiging classic. For example, yung Nolly at Feely, hanggang ngayon, hindi siya nawawala kasi makabuluhan talaga si Rizal sa ayon natin at sa hindi. Eh, yung mga tipong of Mice and Men, yung mga ganyan. Yung kay Steinbeck, ano pa rin siya, nasa classics pa rin siya sa akin. Importante na, pero ang gusto ko patunayan sa klasiko na in-expose ko sila sa mga foreign authors, pero in-expose ko sila sa Filipino authors kasi gusto ko ipahiwatig na a Filipino writer is just as good as the best that the world has to offer. Oo, lalo yung mga nolimitangere na yan, parang pag binasa mo siya, di ba? It was written in Spanish, pero Philippine Spanish. Kaya yung mga puristang Kastila or purista na parang nagtataka sila bakit ganun magsulat si Rizal. Nagsulat siya in Spanish pero with a Filipino sensibility. So hindi mo siya pwede i-evaluate the way you evaluate a Spanish writer. Ah, kasi nga Filipino writer siya. Oo, writing in Spanish. Meron ako isang estudyante, si Jimbal Borlagdan. Hindi siya nakakakuha ng matataas na grade sa teachers. Ako lang yung nagbibigay sa kanya ng 1.5, 1.75. Years later, turned out, he was writing in English but with a Bicol sensibility. So ngayon, naging pioneering writer siya sa revival ng Bicol literature. At siya yung, anong name niya? Jim Paul Borlagdan. Jaime Jesus Borlagdan. Napakagaling naman. So Bicol, ano niya? Oo. So, halimbawa, ang isa sa pioneer dyan, si Francisco Sinil Jose, writes in English but some people in the academy, hindi nila gusto yung sulot. Mm-mm. So, sinusulat ni Manong Frankie kasi matigas pa. Kasi Ilocano yung sensibility but writing in English. Pero translated in 30 languages. Samantala yung mga may ayaw sa kanya, hindi naman natatranslate kung saan sa mga wika. So, ibig sabihin, he must be doing something right. Baka yung mga messages, ideas niya sa mga libro niya. Mm-mm. So, para sa akin, ang publiko ay dapat bigyan ng option kung anong gusto nila isulat at kung anong gusto nila ibasa. At hindi ito dominated ng puro mga taga-UP. Minsan mayabang tayo mga taga-UP. Eh. Lalo na sa humanities. Kami lang magaling. Pero sa totoo lang, maraming magagaling sa regions. Pero they never had access sa opportunities na ibinibigay sa ating mga nasa UP Ateneo, Lasal, UST, or Siliman, San Carlos, Cebu. Maraming local writers. Maraming magagaling sa regions na
pag napunta sa mga master's classes ko dito, nagugulat ako, parang where have you been hiding all these years? Tapos, pinupush ko sila sumali sa mga competition. Tapos, yung marami sa kanya nanalo o nagsusulat sila ng asa sa career. So, pwede ka ba sumali ng palangka in your own dialect? Merong category, aside sa English o Filipino, merong Ilocano, Cebuano, tsaka Hiligaynon. Wala ka bang pangan? Wala pa. Wala pa. So, dapat i- mag- sabihin ko sa atin, di ba, yung plano ni Sara Raimundo, magkakaroon ng kapampangan studies sa Department of Education. Oo, importante. Pero kasi, nakakatulong niya para i-preserve yung ating mga lingwahe sa Pilipinas. Ngayon yung trend, nagsimula yan kay Professor Emeritus Professor Nicanor Chongson nung siya ay naging Artistic Director ng CCP. Ginamit niya ang CCP bago ito naging NCCA. Nag-publish siya ng mga, yung Annie, ang title ng literary journal. Naglabas sila ng issue in different Philippine languages. Mm-hmm. Tapos naglabas sila ng mga special issues na labor, tapos kawimenahan, LGBT, etc. Yung mga sectors na hindi na-address dati. So, democratize ang panitikan at ang art dahil sa CCP under Nick Chongson. Tapos dahil doon, I would attribute to him kung bakit nagkaroon ng mga incentives, pati yung local government units, para suportahan ang pagbabalik ng mga regional languages sa kanilang mga areas. Kasi ngayon, active, limbawa, yung Pangasinan, nobody was writing in Pangasinan 30, 40 years ago. Ngayon, marami nagsusulat ng Pangasinan. Ibanag sa Isabela, meron sa Bicol. Tapos, even yung mga languages na almost extinct, like yung language ng mga Tiboli tsaka Bilaan, meron sa kanila nakapag-aral sa mga universidad. At hindi lang pananaliksik ang kanilang ginagawa. Ini-encourage nila yung mga indigenous communities na magsulat using their own language. At meron na rin bang Google Translate yan? Wala pang Google Translate. Meron pa sa Cebuano. Cebuano meron. Meron na. Yung mga major meron. Pero yung mga ano, wala pa. Wala pa. Pero maganda. Ito ang nagagawa nga ng teknolohiya. Iba't ibang aspeto ng ating kultura na dati ay hindi napapansin, ay napapansin at napapahayag yung mga context saka yung nature ng mga kultura na yun, na hindi karaniwan nagagawa nung wala pa yung technology. Hindi natin malalaman na, halimbawa, yung meron palang waray literature, meron palang ongoing literature na sinusulat sa waray. Tapos may variations pala ng Cebuano. Iba yung Cebuano sa Bohol, iba yung Cebuano sa Cebu. Cebu mismo, Cebuano sa Mindanao. At paano mo i-standardize yan? Kung ano yung literary at kung ano yung hindi. So, maganda, mayaman ang pananaliksik ngayon at ang pagsusulat na maging malikain kasi maraming mga possibilities ngayon. Sa at maganda nga, lahat to, nakalagay na sa, maraming nakalagay sa internet ngayon. Kung makaka-search ka kahit anong lingwahe, na kung dati, parang, yung mga lumang-lumang mga bagay na baka wala na yan. Wala na yung mga dictionaries extinct na and they were not published massively. Ngayon, because of technology, nagkakaroon ng consciousness, lalo na yung mga millennials, to know more about sa kulturang pinanggalingan nila. Mm-hmm. So may attempt naman din. Oo, mas maganda, mas exciting magsulat ngayon kasi maraming posibilidad ang pagsusulat. Hindi gaya dati na kung ano yung trend sa Amerika. Sa wikang Ingles, yun lang ang susulat mo. You have to write like the Americans. Kailangan close reading of the text. Kailangan formalist yung approach mo sa writing. Ngayon, maraming tradisyon na sa pagsusulat na malaya kang magsulat dahil ginagamit mo hindi lamang yung tradisyon kung hindi yung bagong teknolohiya. Importante yung teknolohiya para mas maging exciting yung sinusulat mo at maka-reach out ka sa mas nakararami. So, ano ang inyong mga advice sa mga nakikinig sa atin, mga gusto magsulat? Una-una, you have to keep a diary or journal or email address na pag may mga ideas ka, ilagay mo lahat doon. I-keep, no? Tapos hanggang ngayon, meron ako laging mga sa pantalon ko, may mga sheets of paper. Ano pong nakasulat yung teacher? Hindi, wala pa nakasulat. Pero pag, halimbawa, may nakita ko idea, may mga words ako nilalagay. Tapos, end of the day, pinapasok ko siya sa diary ko or sa online diary ko. Para, years later, pag gusto mo na magsulat, meron kang naisa-search na nagagamit mo sa mga gusto mo isulat. Yung sinasabi ni classmate Y na ano, yung meron siya, intellectual notes. Mind maps.
mind map at intellectual notes. Hindi, basta kailangan meron kang diary or journal. Mm-hmm. Pag meron kang diary or journal. Makakatulong po yun. Katulong yun para mag-create ka ng piggy bank of ideas mm-hmm. that you will use later. Mm-hmm. At anong nilaright nyo? Yung mga feelings? For example, may nakita akong student na naglalakad tapos may nag-stalk sa kanya na girl sa likod. Mm-hmm. Ang ganda nung image para sa akin, isasulat ko siya o i-drawing ko sila mm-hmm. tapos i-scan ko tapos itatago ko. Years later, I can write about them. Meron kang mga pinanggagalingan. Kailangan kasi para sa manunulat, meron kang lived life. Hindi ka nasa loob lang ng isang silid. Dapat mm-hmm. alam mo yung nangyayari sa loob at labas ng iyong larangan o iyong tahanan o yung daigdig na kinagagalawan. Mm-hmm. Tsaka napaka yaman ng buhay natin dito mm. dito sa Pilipinas, sa UP. Marami kang na-observe. Marami kang nakikita mm. na ang dami mong pwedeng sabihin. Ang dami. For example, one time sa diary ko, nirepresent ko ang presidente ng university sa graduation sa UP Tacloban. Turns mm-hmm. out, yung class valedictoria nila, siya yung maid ng dorm. Siya yung naglalaban, nagpa-plancha, nagluluto sa mga dormmates niya. Sa graduation, siya yung class valedictorian. Wow! Siya nag-speech. Tapos yung mga magulang niya talagang napakahirap. Umiyak sila sa stage. So ako yung nagbibigay ng diploma. Umiyak ako sa stage. Tapos 6 months later, number 3 sa CPA board exams. Wow. Tinalo niya yung UP Diliman na number 8, number 9, number 10. Wow, may ganda tayong kwento pala. Oo, mga dapat ganun. Yan ay ipa-ano pa. So yung mga ganun story, sinasulat ko siya. So nakatago siya. Hindi ko pa siya napapublish. Pero I was so moved by that incident. I don't want to forget that. Mm. So it nag-made makes siya sa dorm. Mm. Wow, nakaiyak naman yun. Oh. Parang doon ko na-realize kung ano yung UP education. Bakit ako nandito? Bakit kailangan ko magturo mm-hmm. dito? O bakit ako naging administrador? Kasi para mag-reach out sa mga taong kagaya nila. Mm-hmm. Tapos fast forward yung girl na yung nag-work na sa isang multinational corporation. Wow. Tira na sa Makati, rebanda yung buhok niya. Wow, pumuti na siya. Pumuti. Konte. Kasi nakita ko siya, hindi ko siya nakilala until she started talking about Tacloba. Ay, ikaw pala yun. Ako, ganda mo na. So, hindi naman. Naliligo na kasi 3 times a day. Dati po kasi every 2 days na mahina yung tubig sa dorm. Taga-dorm siya pero tumutulong sa dorm. At kailangan niya tumulong kasi wala siya. Lahat yung scholarship niya, binibigyan niya sa magulang niya sa summer. Mm-hmm. Tapos wala siyang panggastos doon. So, kailangan niya, nag-volunteer siya na siya nalang maglalaba, magpa-plancha. Bayaran niyo na lang ako. Magluluto. Wow. Tapos yung mga pinaglalaban niya at pinagpa-plancho niya, hindi naman naka-graduate with honors. Siya ang class valedictorian. So, nung nag-deliver siya ng, this was 4 or 5 years ago, nung nag-deliver siya ng kanyang graduation speech, hindi ako makapagpigil talagang. Umiyak ko usually, hindi ako madali umiyak, pero talagang iyak ako na iyak. Tapos yung stage, iyak na din sila na iyak. Lahat kami umiyak. Kayo pala nagpasimula ng iyak. Ako, maraming inspirasyon sa paligid. Oo, na pwede kam. Dahil sa mga tao na gano'n, hindi ako tumitigil sa pagsusulat kasi ang daming mga dapat mo ipahiwatig sa mga even nga yung kasing babaw sa mabuhay na beauty, tingin ko mababaw, may impact siya sa ilang mga tao, hindi million-million, pero may mga tao na kaya sila na sumusubaybay ng contest o yung anak nila gusto nila maging ganyan. Kasi nabasa raw nila yung libro. So, ibig ko sabihin, to each his own, pero dapat, wag mo itutok sa isang tradisyon lang ang pagsusulat o pagbabasa. Mm-hmm. Dapat, lahat ng class, at higit sa lahat, importante na gamitin ang teknolohiya para ma-share yung ideas mo. Kasi ang maganda pa sa technology, immediately, pag pinost mo yan, nakikita mo yung reaction ng mga tao. At marami akong mga naging kaibigan dahil dyan. Na some of them became lifelong friends. So at least maganda, di ba sabi eh, hindi daw magka-jive ang art and science. Hindi totoo yan. Some people from the sciences, out of the sciences and engineering, for instance, many good writers came out of them. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Teacher Wendell. Maraming salamat po, Teacher Wendell. Sa uulitin. Oo, talaga, sa uulitin. Uulit ka pa talaga, ha, Teacher? Oh. Thank you very much. Maraming salamat. Ko Classmate Mary, tapos natin isang oras. Julie Liam, bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary. At ako lang po si Classmate Cha. Buong buo, walang labis, walang kulang. Kaalaman, kaligayahan, at kulugan ng buhay ay maranasan. Dahil sensya namin, sensya ninyo. Sensya nila. Sensya na kayo, agham, para sa lahat. Sensya na kami, para sa lahat.